Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for the week. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. We have zebra. Ayan. So, this is determination. Talagang magiging determinado kayo sa ngayon. Ang ngayong linggo, kung ano man yung iniisip ninyo, pinaplano ninyo, talaga naman. Walang makakapigil sa inyo dyan. Gagawin at gagawin ninyo yan. You're going to be highly determined. Talaga. So, we have letter A. And this could be your initials. Cancer, or maari naman na this is the initial of the person or people that you are going to be dealing with around this time. What else? We have nakatangkirit na. Excited na to eh. Na ano, na tawag dito, owl. Ayan. So parang, this represents change and transformation. Ano? So maaaring nagsisimula na kayo, no? Kung ano man ang mga pagbabagong yan, that could be something na kayo ang gumagawa. No? Kayo yung kagustuhan ninyo, kumbaga, kagustuhan ninyo, will ninyo na baguhin ang sitwasyon sa buhay ninyo kung ano man yan, no? So, what else for Cancer? We have Jade, be the bigger person. Ayan na nga. So, talagang, alam mo kasi, Cancer, talagang, you are emotionally matured na talaga, no? You're emotionally matured person. Napakalaki ng inyong puso, napaka-compassionate ninyo, napaka-matulungin ninyo, and ano din kayo eh, lagi kayong divinely guided, no? Yun ang napipick up ko dito for most of you, Cancer. Kaya sa mga pagkakataong kailangan ng, let's say for example, may mga gusot, may mga hindi pagkakaintindihan, you know, lagi kayo yung ano, lagi kayo yung nagpapakumbaba at lagi kayong yung nag-a-act as the bigger person at kayo yung nag-i-initiate ng conversation para maayos. Yung parang ano talaga kayo, napakalawak din ng inyong pag-iintindi, no? Napakalawak din ng inyong pag-iintindi. Kaya ano talaga kayo, siguro din, ano, you are already a person of wisdom, no? Kaya napakalawak na ng inyong pag-iintindi, napakalawak na ng inyong pasensya. So, what else? We have Moonstone, live your purpose. Ayan. So, this is an encouragement sa inyo ngayon, Cancer, na live your purpose. Start living your purpose na, no? Maari dito na alam nyo na kung ano ang purpose ninyo sa buhay, no? Kaya lang siguro nagpo-procrastinate kayo. Kaya lang siguro in the past, parang siguro iniisip pa ninyo kung kaya nyo nga bang panindigan yung purpose ninyo na yan, ano? But definitely, alam nyo na, no? Alam nyo na, ramdam nyo na kung ano yung purpose ninyo sa buhay, ano yung mission ninyo sa buhay, no? And maybe ngayon, with the determination energy, maaring magiging determinado na rin kayo na i-embrace ninyo kung ano yung purpose ninyo. And you will know, Cancer, no? Kasi maaaring hindi kayo aware sa mga ginagawa din ninyo. Pero you will definitely know if you are already living your purpose because kapag ginagawa ninyo kung ano man yun na sa tingin ninyo ay purpose ninyo or kung may mga ginagawa kayo na nakakaramdam kayo ng iba yung saya. Alam mo yun, yung saya na hindi lang happiness kundi joy, sobrang lalim ng saya. Sobra kayong natatouch, kumbaga sa ginagawa ninyo para sa ibang tao, yung mga ganon. And ano yun? Yun na yun, yung may contentment kayong nararamdaman, yung joy nararamdaman ninyo, you are already living your purpose. No? You are already living your purpose. When you are touching many people's lives at sa pag ginagawa na ninyo yan, no, sa kahit anumang paraan, and ibig sabihin yan, yun ang purpose ninyo. No? Nagiging masaya kayo, you are feeding your soul sa kung ano ang ginagawa ninyo para sa ibang tao. At kung ano man ang ginagawa ninyo para sa ibang tao, you know, nakakatulong kayo in any way. You are creating positive change in the lives of many. You are touching people's lives, you know. At nagiging masayang masaya kayo dyan. That could be it.
No, Cancer, that could be it. Alam niyo yan. Mararamdaman niyo yan. Kasi when you start living your purpose din talaga, hindi niyo ma-explain, hindi niyo ma-describe ang saya, no, na mararamdaman niyo. Masasabi niyo sa sarili niyo na sana noon ko pa to ginawa. Sana noon pa nagsimula na akong gawin ang mga bagay na to, no? Dahil sa sobrang ganda ng inyong mararamdaman, no? Sa tuwing gagawa kayo ng mga bagay na yan. And this is a calling for you, no? Live your purpose now, no? Live your purpose. We have Black Kyanite, set strong boundaries. Alam mo kung bakit, Cancer? Dahil napakabait ninyo. Napaka-compassionate ninyo. Napakabait ninyo. And maybe there are people that are abusing you, no? Maaring inaabuso ng iba ang kabaitan ninyo, no? Ang pagiging mapagmahal ninyo, maaring naaabuso na kayo. Kaya now is the time for you to set your strong personal boundaries, no? Nang sa gayon ma-train niyo din, no, ang mga tao sa paligid niyo, na alamin din nila kung hanggang saan lang din ang limit dapat, no? Respetuhin ka din yung ganun. So what else for Cancer? We have going forward. There's no other direction for you, no, but forward. So napakaganda. Kasi kung ano man yung mga plans ninyo, kung ano man yung mga ini-envision ninyo for yourself, no, there's no backing down sa bagay na yan. There's no going back. Talagang going forward lang kayo. Ano't ano man ang mangyari, ano't ano man ang sitwasyon, lalong-lalo na parang ang iba sa inyo nagsimula na, no? Nagsimula na kayong mag-move forward sa buhay ninyo. Kahit mayroong mga challenges dyan, may mga difficult situation dyan na na-encounter kayo along that journey, no? There's no going back, no? You are just going to keep moving forward. Ganun kayo kadeterminado, ganun kayo ka-decisive na talagang kung saan kayo papunta, doon kayo pupunta, no? Walang makaka-pagpabago ng inyong isipan, walang makakapagpabalik sa inyo. You are really moving forward. So this is really beautiful. Yung determination ninyo talaga hindi mababalik dito. Success, ayan. Napakaganda, kasi you are going to achieve success dito sa mga ginagawa ninyo. Maaring ito din yung naghihintay dito sa dulo ng path na ito na pupuntahan ninyo. Most likely kasi ang liwanag ng sun, 'di ba? So parang that is a very promising path na tinatahak ninyo sa ngayon, Cancer, kung ano man yan. That is very promising. That is very optimistic energy na lumalabas sa card na to. Kaya, ipagpatuloy nyo yan, most likely, no? Yun ang dapat talaga ninyong ginagawa sa ngayon. Merong naghihintay na victory at the end of the path na yan, no? So, yung success na to, that could be in anything, no? But definitely, there is financial success dito. There is abundance, prosperity dito na hatid ang success na to. So that could be related sa trabaho, that could be related sa inyong career, no? And that is a very rewarding, financially rewarding endeavor na ginagawa ninyo kung hindi din yan trabaho or career, no? But kung trabaho, career din yan, that could be a new that could be a new position sa trabaho wherein magdadala ka ng mas maraming pera, no? Mas kikita ka ng maraming pera dito, no? It will bring you financial success kung sa trabaho talaga yan. New beginnings, napakaganda. Meron kayong sisimulan dito, no? Bagong endeavor, bagong plans, bagong ideas, bagong trabaho, bagong relationship, bagong path na tatahakin ninyo. It could be anything, Cancer, but definitely maraming bago. Kasi beginnings, may S sa plural form siya. Kaya marami itong pagbabagong mangyayari. Now, we have the change and transformation din dyan. So, talaga naman, Cancer, no? Very busy kayo. Lagi kayong busy. Lagi kayong maraming ginagawa. You are always preoccupied. And now, with the new beginnings coming in din sa buhay ninyo, marami pa rin, no? Ang gagawin talaga ninyo dito. There are so many things that you are going to look after, no? Dito,
And maybe yung new beginnings na to is brought about by this success. Maari din ganon. Dahil sa tagumpay nyo na to, maaaring magbubukas ito ng mas maraming pinto para sa'yo. Mas maraming opportunities, mas maraming gagawin. Diba? Maaaring ganon din ang sitwasyon. So, what else for Cancer? We have Ace of Pentacles. Beautiful energy. This is new beginning energy, no? So, mayroon tayong new beginning dito. Meron dayong new beginning din dito because this is an ace. This is number one. So, this is also new beginning in terms naman of your money, career, or finances. So, most likely, may bago talagang trabaho kayo dito. Bagong role sa trabaho. Bagong career siguro, no? Bagong business opportunity, maaari din ganun. But definitely, there is something new na sisimulan kayo dito that is related to your karera, source of income, trabaho, no? Yung ganun. So, this could be also the beginning of change sa inyong financial landscape, no? Kasi meron tayong financial success dito, tapos dito talaga, ano to, new beginning in money and finances, kaya definitely mababago ang sitwasyon ninyo pang kaperahan, no? Maaring in the past, no, siguro in the past naghihintay na lang kayo ng sweldo ninyo, no? Maybe you are living check by check, pero ngayon this could be a big change, no, sa sitwasyon ninyo pang kaperahan. Maaring this is your opportunity now na makapag-build na kayo ng financial security and stability ninyo. Maaring ngayon, lagi kayong may maisisave talaga, no, for the rainy days. Maaring ganon ang ganap. So, makakaluwag-luwag na kayo. This is the beginning of change, beautiful change pagdating sa inyong financial landscape, no. This could be a continuous flow of money na maaring ganito na ang magiging sitwasyon ninyo sa ngayon, no. It's going to improve for the better. This could also be windfall, no. This could be windfall, Cancer. Maaring may mga perang parating sa inyo dito na hindi nyo alam kung saan manggagaling, no? May mga siguro financial gift, no? Maaring may mga ganong ma-receive kayo, or this could be a win, no? Maaring panalo ito sa mga game of chance. Maari din ganon ang ganap dito. This could be relocation as well, no? Siguro may magbabago dito ng maglilipat bahay, maglilipat opisina, maglilipat department. Maaring ganon din ang ganap for some of you. So, good luck. We have Ace of Cups. Holy moly, walang kasing ganda ang sitwasyon kapag meron tayong more than one ace sa reading. So, this is really an amazing things coming your way, Cancer. Napakaganda. Talagang when it rains, it pours, di ba? Umuulan ng biyaya, umuulan ng magagandang pangyayari sitwasyon sa inyo. You're really going to be very joyful around this time. You're going to be filled with joy ang puso ninyo dito, no? Kasi dito sa Ace of Cups, tignan ninyo ang daming butterfly, ang daming pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo dito. And this is positive changes. Maraming new beginnings talaga, no? New beginnings. Ang daming pagbabagong maaring unfold sa buhay ninyo ngayon that is going to make you really very happy, no? Magpapasaya talaga ito sa buhay ninyo. Iba yung saya, umaapaw na saya ang mararamdaman ninyo dito. Ekstrang saya dahil umaapaw din na biyaya ang parating sa inyo dito, no? Tingnan mo yung cup ng babae dito, punong-puno, overflowing, 'di ba? Ang hindi na magkasya sa cup niya, 'di ba? Yung mga butterflies na 'yan. Ganyan din ang sitwasyon ninyo. Cancer, hindi na magkasya sa cup ninyo ang mga blessings na parating sa inyo. It will be an overflowing of blessings na parating sa inyo dito, no? Because you are very generous, so you have a lot of blessings din na ibibigay sa inyo so that you can also share again with other people, no? Cancer, kaya ganun siguro ang ganap. This could be in any area of life, you know, but definitely kung ano man ang kailangan ninyo sa buhay ninyo sa ngayon, that is what coming towards you, no? Yun ang ibibigay sa inyo along those lines ang mga biyayang parating sa inyo. So, napakaganda nito. Maraming bagong simula talaga dito. Maari din na yung bagong simula na to, that could be also related sa trabaho ninyo.
na bagong role, bagong career, bagong trabaho, no? Maaring ganun, maaring din na bagong relationship ito, bagong love and romantic relationship, bagong love connection, bagong bahay. It could be anything, Cancer. What else? We have the devil energy. Ayan. So, maaring, siguro, meron kayong Capricorn placement sa iyong chart. This is a Capricorn energy. Maaring meron kayong Capricorn placement sa iyong chart, or maybe you are going to be dealing with a Capricorn person. Sorry, nabitawan ko yung cards. Pasensya na po. So, maaring maaring si letter A is this devil energy. Maaring siya yung Capricorn person that is going to play a significant role sa buhay ninyo around this time, Cancer. So, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.